Magandang araw mga ka-RS. Gawa na naman tayo ng video, konting kaalaman sa headlight adjustment natin sa motor natin. Actually, mayroon itong sa manual natin kung paano i-adjust itong headlight. Pero minsan karamihan sa atin ayaw nang magbasa. Gusto nang makita kung paano ang actual na paggawa. So, ito kasing standard na adjustment ng headlight natin, itong sa akin. Okay lang kung wala akong angkas, maganda ang ano niya, ang tapo ng ilaw at hindi nakakabastos sa kasalubong kasi normal lang na sakto lang ang baba at kung naka-high beam, sakto lang din ang taas. Pero napansin ko yung may angkas ako, si Mrs. Ang problema pag may angkas, ang low beam medyo tumataas at parang nakakabastos na sa kasalubong. Nakakahiya naman, lalo na kung sa high beam, mas mataas ang tapo ng ilaw. Kaya ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ina-adjust itong headlight natin. Meron itong screw dito sa itaas konti lang ng busina. Yun. Ito siya mga ka-RS. Pakikita nyo yan. Yan lang naman yung pinapaluagan para ma-adjust natin taas baba itong headlight. Pag napaluag na natin yan, ito pwede natin ma-atras para bumaba at pwede rin paabante para tumaas. Tulad nito, kung nakikita nyo ang gap nya medyo mataas, okay lang kung wala akong angkas. Pero kung may angkas, lalo siyang tumataas. Ngayon ipapakita ako sa inyo mga ka-RS kung paano siya ma-adjust. So ito mga ka-RS, luluwagan lang natin itong screw na ito. Ayan. Wag lang natin masyadong sobrang luwagan kasi baka mahulog itong screw, medyo mahirap ibalik. Yung sakto lang na pagka luwag. Ayan, nakikita nyo. Pwede na siyang ma-atras abante. Yun. Depende na sa adjustment nyo kung ano ang gusto ninyong adjustment, mababa o mataas. Kung ganyan, siyempre mababa. Mas magandang gawin nyo mga ka-RS gabi para makita nyo ang tapo ng ilaw. So, yun. Pag nakuha nyo na ang timpla ng ilaw nyo, ng headlight nyo, na para sa inyo yung parang hindi nakakabastos sa kasalubong, depende na sa inyo sa adjustment nyo, pwede nyo nang higpitan. Siyempre aalalayan nyo dito sa headlight para hindi bumalik sa o hindi maiba ang pwesto. So yan mga ka-RS, papakita ko sa inyo yung dating adjustment ko. Yung parehas yung sa kanina, yung tulad ng sa kanina na mataas pa ang gap. Dito sa susunod na picture, ipapakita ko. At yung na-adjust ko na. Katulad nito, ganito ang ilalagay kong gap niya lang ka-RS para medyo mababa at hindi masyadong malayo ang tapon. Maraming salamat sa panonood mga ka-RS. Subscribe para sa iba ko pang videong i-upload. Maraming salamat.